So ito mga dre, disclaimer lang, watch at your own risk. Huwag niyo manonood, huwag niyo panonoodin itong video na to kapag kasama yung jowa niyo. Kasi malalaman nila kung magkano kasakit sa bulsa ang mag-build or mag-setup ng isang motor. So bali, today's video, sabihin ko sa inyo kung magkano yung mga presyo ng mga parts na kabit sa Sniper 155 ko. Tignan natin kung magkano na yung nagagas natin dito sa Sniper ko. Disclaimer lang mga dre, bali hindi ito yung pinakamadiin na build sa Sniper 150 or Sniper 155. Kasi maraming mga reputable builders dyan ng motorcycle na may mas magagandang pyesa pa o mas mamahal na pyesa na kinakabit nila sa motor nila. So ito kasi kaya ko ito yung pinili dahil ito yung mga plug and play talaga dahil ayaw ko na mag-convert. So bali ang updated SRP price ng Sniper 155 ay nasa 123,900 pesos. So bali standard lang po yung Sniper ko. Ayan, nakita nyo may susi. Hindi siya nakakilis dahil walang color block na variant sa kilis ng Sniper 155. So lahat ng RCB na pyesa dito sa motor ko at saka RK at ibang parts mabibili sa Ace Precision Motor Parts, available sa Shopee, Lazada, and Facebook. So simulan natin dito. RCB Rear Set Version 7 para sa Sniper 155 ay nagkakahalaga ng 6,500 pesos. Tapos ito namang GRT Master Cylinder Pump ay nagkakahalaga ng 1,500 pesos. Itong RCB S-Series caliper ay nagkakahalaga ng 1,950 pesos. Tapos, ito namang crankcase niya, na crankcase cover. Ang halaga nito ay 4,600 pesos. Tapos, itong makulit na oil filter cover na nagtatago. Ang halaga po niyan ay 1,200 pesos. So, lilipat naman tayo dito sa bandang taas. Itong hydraulic brake and clutch ko. Ayan. Assembly na po yan. Kasama po yung baso tsaka yung lever. Ang halaga po niyan ay 4,800 pesos. Di pa tayo dito sa monoshock ko na may baso. Ayan. Ang aking monoshock na yan, RCB na DB2 Plus. Ang halaga po niyan ay 12,000 pesos. So, bali yung battery niya, hindi pala kita. Yung battery kasi nito RCB na lithium battery. So yung lithium battery na yun ay nagkakahalaga ng 4,300 pesos. Tapos itong hydraulic switch. Ito. Para na nakalagay dito sa master cylinder pump. Nagkakahalaga po yan ng 420 pesos. At itong pyesa na to. Yan sa likod. Yung valve stem ng RCB. Pero hindi po tayo dito sa harap. Ayan. Pikit mata mo pong bibili niyan dahil 700 pesos po yung pakapis. So yun. So bali yung clutch pump naman niya, andito. Ayan, yung clutch pump ko, ang halaga niyan ay 1,800 pesos. Tapos yung modified ko na 300mm rotor disc. Ayan, nakakalaga po siya ng 2,000 pesos. Harap lang po yan, wala pa po yung likod. Tapos itong belly pan ko naman, nakakahalaga yan ng 1,500 pesos. Kasama na dito yung kabila. Ayan, 1,500 na siya. Tapos itong IRC tire ko na RX02, ang size ito ay 110x70. Itong pangharap na to ay nakakalaga ng 2,600 pesos. And then, hindi pa tayo sa likod. IRC tire na road winner RX02 na ang size to ay 140x70, nagkakahalaga po siya ng 4,200 pesos. Yung RK ko na chain, 140 links po kasi yan yung binili ko. So, nagkakahalaga siya ng 1,695 pesos. Doon na lang po. Tapos yung RK dito na engine sprocket, 14 teeth, nagkakahalaga po siya ng 225 pesos. And then ito, medyo dumiin tayo ng konti. Nakikita niyo yan, yung inverted shock dito sa harap. Ayan, ang halaga po niyan ay premium edition po na inverted RCB fork. Nakakahalaga po siya ng 34,000 pesos. Bigat, diba? Sa itsa bangs. Bali yung mugs ko sa likod,
at saka sa harap, sama tong pro arm ko. Ayan. Itong pro arm, luxury swing arm natin ng RZ Racing. Kasama po itong caliper sa likod. Ang halaga po niyan ay 32,000 pesos. Yung bilay natin na ano, na auxiliary light. Yan. May bracket kasi ito. Nilipat ko na lang dito sa ilalim. May bracket siya dito na stainless na nakalabas. Ang halaga po niyan ay 6,000 pesos. Kasama na yung bracket na stainless. Installation, wiring. Tapos itong mugs ko, puli ng mugs ko, sa DeFi Customs po yan. Yan. Ang tawag po dyan ay bronze color o pwede nilang tinatawag na black chrome, pero hindi siya chrome, powder coat. So ang halaga po niya ng pintura lang ay 5,500 pesos. And then, the last but not the least, yung sticker ko, coming from StigaZone, reflective decal po siya. So nagkahalaga po siya ng 4,500 pesos. So bali ang total ng mga pesa na nakakabit dito sa Sniper 155 natin ay nagkakalaga 134,410 pesos. So yun na po yung lahat. So hindi ko na sinama yung radiator cover tsaka yung mga hose na pinalit dito. Kasi hindi ko pa napapalitan yung brake ko sa harap. May mga konting gas pa tayo dito sa Sniper 155 natin bago siya maging final version. And yun, sana nabigyan ko kayo ng konting kaalaman magkano yung mga presyo ng mga pesang nakakabit dito sa motor ko. So again, yung mga RCB parts at saka RK chain sprocket na nakakabit sa Sniper 155 ko ay mabibili nyo sa East Precision Motor Parts sa Bunlop, Bukawi, Bulacan. Available siya sa Shopee, Lazada, and Facebook. Tapos yung IRC tire ko naman, available siya sa IRC Tires Facebook page. Mag-PM lang kayo doon kung anong size ang kailangan nyo. Model lang aking gulong ay RX-02 Roadwinner. Tapos yung RZ Pro Arm na or Luxury Pro Arm ay mabibili nyo sa Arcris Motorcycle Shop sa Dimasalang, Manila. So ayun, that's pretty much it for this vlog. Sana, yun, alam nyo kung magkano yung mga pwede nyo gastusin kapag bibili kayo o magbibuild kayo ng ganitong setup ng Sniper 155. Susunod, pwede kong i-disclose din sa inyo kung magkano yung nagas ko sa build ko naman ng aking Suzuki Raider 150 Fi, na dual disc siya. Tapos, o kaya pwede ko naman i-disclose sa inyo kung ano yung pros and cons nung ganitong setup sa Sniper 155 niya. So ayan, ganito na lang. Ciao!